Hello guys, nagbabalik na naman tayo. Latest updated lang dito sa ating Sari-Sari Store business. Ay talagang busy po tayo maghapon at nakita nyo naman yung ating mga latest video ay talagang pinuputakti ang ating tindahan. So ito mga latest updated lang po tayo dito sa tindahan natin ngayon dahil alam natin na pasukan ay mabenta po yung mga pambata dito sa ating tindahan. Kaya alam natin yung mga oras nila kung kailan sila darating dito sa store natin. Ay paghandaan natin yan guys. Napapansin ko ay hirap na yung kapag isa lang yun nandito kapag yung peak hour guys. So napapansin natin dito nagbubukas na tayo dito sa ating expansion dahil talagang yung harapan natin ay punong-puno ng mga tao at alam naman natin yan na kapag yung customer ay nagmamadali ay ayaw na ayaw niya yan guys. Kaya pinili ko nagbukas dito sa ating expansion kahit konti pa lang yung ating paninda ay nag-try po tayo at talagang madami naman talagang customers na pumupunta. So super sugod naman yung ating mga paninda guys ay saktong-sakto naman yung ating mga stock naman at marami pa naman tayo sa loob. Mag-refill lang tayo ng mag-refill. Ano nga ba talaga yung ating diskarta dito sa ating tindahan guys? Bakit tayo ay binalik-balikan? So nagtataka yung mga customers natin kahit 25 pesos lang kanilang bibilin ay nasusuklian natin yung kanilang 1,000 pesos. So sunod-sunod yung mga pumupunta dito guys na 1,000 pesos yung mga pera nila. Nagtataka sila bakit daw hindi mabaryaan yung iba nating mga kakumpetensya ang kanilang pera. So super sugod naman doon ay nakikilala tayo, minamahal tayo kapag binigyan tayo ng pansin naman ngayon. Huwag lang sila magpabarya ng halos-halos sunod-sunod ay talaga mawawalan tayo ng pang-sukli. Basta naman lang, siyempre makikita mo naman yung tao na may respeto sa inyo kasi kahit maliit lang yung kanyang bibilhin ay talaga naman kailangan na lang niyang magtipid. So maintindihan natin yan, magtabi po tayo guys ng ating panukli para si customers ay maramdaman niya na meron tayong pagmamahal o kaya concern sa kanya dahil yung ating pag susukli sa kanilang bill ay malaking tulong po sa kanila. Medyo malakas po ngayon ng ulan ngayon hapon at talagang eto mamaya ay medyo parating na naman yung mga nanay tatay mamaya kasi magluluto na naman ng bibili na naman ng mga pang-ulam ng mga bata bukas. Sana hindi ulan bukas kasi ang style ng weather ngayon dito ay pagdating ng alas 4 ng hapon ay umuulan guys. So mag-ingat po tayo dun sa mga kababayan natin dyan sa bandang Maynila ngayon. Dahil tag-ulan, ingatan po natin ng ating mga paninda. Huwag po natin kakalimutan i-secure. So sa lahat ng mga na-inspired dito sa aking mga video, nung una guys ay hindi rin ganun karami ang aking customers. So dapat unti-unti lang, huwag po tayo magpamadali. At tignan natin kung sino yung mga taong tinatarget natin sa ating tindahan. At yun, tayo mag-focus tayo sa ating tindahan. Huwag po natin pakialaman ng ibang tindahan guys. So magiging matyaga tayo, masipag tayong mamili ng mga items na wala dun sa kabila para tayo ay mabenta ang ating tindahan. So mega shout out sa lahat ng aking mga viewers, mga subscribers dyan sa lahat ng mga nasa ibang bansa. Mega shout out sa inyo mga OFW na gustong magtayo ng tindahan. Ayak ko na na. Wala na. Oh, may issue na pick up line kasi all I think about is you. Pa ice cream ka nga raw na mama. Sana all pa ice cream ka nga raw de. Eh, nga ito ka ice cream. When? Alam ko, may isang ako, LJ. May isang box cash, Jay. Ice cream na kano, ice cream ko kano. Kunting recap lang tayo mga kasari at balikan lang natin yung ating daily routine kapag tayo ay umaga, panggabi, ay ganito ang aming setup ng aking asawa. Kapag ganito ang oras guys ay alas 8 hanggang alas 9 ay kayang-kaya ng mag-isa ang aking asawa dahil yung ating mga customer ay paisa-isa na dito. Pagdating na naman ng 10 o'clock ay talagang bubugso na naman yung ating mga customers kasi magme-meriendaan na yan. Kasi ganito yung aming setup guys kapag 6 to 7
7:30 ay napakadaming tao dito. Kailangan dalawa kami dito sa store. Bago ako pumasok ng aking trabaho ng 8 o'clock ay talagang maiiwanan ko na yung asawa ko dito at kayang-kaya na. At babalik na naman ako dito ng mga 5 o'clock ng hapon. So maabutan ko na naman na marami na naman siyang customers, guys. Kapag panggabi ako dito ay talagang ako yung nagjo-duty dito hanggang 12 o'clock ng tanghali, guys. So ganito yung aming setup. Kapag may free time ako, pupunta kami doon sa aming babuyan, magpapakain, at saka doon sa aming palayan ay mapupuntang ko at dadalawin ko yung aming mga palayan sa aming barangay. So eto, guys, yung ating setup. Kailangan mayroon kang ibang source of income. Kapag mayroon kang tindahan, kapag nagsisimula ka pa lang, ay talagang mas mabilis mong mapalago yung iyong business kapag hindi ka umaasa muna doon sa tindahan mo, lalong-lalo na kapag ikaw ay baguhan. Marami na akong na-vlog, guys, kung bakit hindi mo muna kukunin yung profit mo sa isang taon, dahil mas mabilis i-rolling mo muna ito at para mas malaki ang iyong kikitain. Ganito, guys, yung aking expansion noon. Ito yung aming terrace. Ginawa ko itong expansion, kaya kung mapapansin nyo dun sa unang video ko ay may mga harang na itong window at saka yung glass. So hindi na ganito na open kasi kapag open yan, guys, ay basang-basa kami ng ulan dito, pumapasok yung ulan dito, at saka yung mga customers natin ay pumapasok dito. So binilagyan natin ng expansion for the future ay magiging mapuno rin ito ng laman. Kaya ganito yung ating setup, guys. Mabenta ang ice cream ngayon kahit umuulan. So ito yung mga video nung last summer, kaya pinapakita ko lang yung ating expansion kasi nakakaano pa yung mga bata dito, guys, nakakapasok para silang lahat. Pero nung meron na siyang glass dyan sa harap ay naka-protection na yung ating mga paninda dito sa loob at hindi na tayo mapapasok ng mga tubig kapag bumabagyo. So super so good, guys, ay okay naman yung ating benta ngayon dahil napakadami pong bata dito sa atin. Sunod yung event dyan sa court, lalo na ngayon, guys, ay parating na po yung elections ng barangay, ay marami-rami na rin yung tao dito na tumatambay at kailangan talagang ay kumpleto ang ating paninda. So ganito ang setup natin. Kung ikaw ay baguhan, kailangan na magsipag ka lang, huwag kang manghinayang. Kung maliit, kung kukunti yung mga customers mo na pumupunta dyan, ay talagang dadami rin yan pag nakikilala ka. Ganyan din kami nung una, ay talagang nag-start din kami sa maliit na benta ng 1 linggo hanggang sa tumaas ng tumaas yung aming benta at nagdagdag kami na nagdagdag ng paninda. At talagang ito yung aming diskarte. Kailangan may laging tao dyan sa inyong tindahan na nagbabantay para si customer ay hindi pupunta sa kabila sa maliligaw siya. So ganito, guys, yung ating postura dito. Yung aking anak ay talagang nakahubad pa siya dito at nakikipagbiruan, nakipagkulitan sa ating mga customers, guys. Yung aking asawa ay mag-isa lang siya dito kapag tanghali, guys. So yun, mega shoutout sa inyo. Kunting recap lang sa atin dito. Sana ma-inspire kayo mag-business. Napakasarap po kapag mayroon ka ng sariling negosyo, lalo-lalo na dun sa mga OFW na sa ibang bansa. At alam ko ay pagod na rin kayo at gusto nyo na rin umuwi. Kaya ito, guys, sana ma-inspire kayo sa aming mga vlog, lalo-lalo dun sa mga katim kasari namin dyan na nagbibigay ng maraming tips. Ay sundan nyo lang, guys, yung aming mga video at malaking may tutulong sa inyo ito. Ganyan din ako nung gusto kong magtayo ng sari-sari store ay nanonood ako ng mga vlog ng mga content ng sari-sari store at malaki yung aking natutunan dito dahil magmula nung nagsimula ako ay hindi ako marunong magpresyo hanggang sa natutunan ko din dahil mga nagblablog dito ay magagaling mag-share at magbigay ng mga tips. So hanggang dito na lang muna ang ating vlog, guys, kasi medyo maingay na yung mga motor dyan na dumadaan dito sa ating tindahan. So God bless po sa ating lahat at salamat po sa inyong mga panunood, sa lahat ng mga na-inspire dito sa ating video. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.